Hello po sa lahat. It's me again. Welcome sa aking YouTube channel, ang Mercy Sarap Homemade. For today's videos ay magluluto tayo ng ginataang gulay with alimasag. So, samahan niyo po ako sa aking pagluluto. Napakadali lang, daling hanapin ang ating mga sangkap at kayang-kaya ng lahat. Tara po, simulan na natin. Pagkatapos kong hugasan ang ating mga alimasag, ay isinalang ko na siya sa kawali. Wala po akong inilagay na tubig kung saan po siyang magtutubig. At nilagyan ko lamang siya ng sapat na asin. So, para po lutong-luto yung ating alimasag at ihahalo natin siya maya-maya sa ating ginataang gulay. Maghihiwa na rin po pala ako ng mga gagamitin nating panggisa gaya ng sibuyas, bawang, at kamatis. Ayan. So, pipit-pitin ko lang itong bawang. Hindi ko nababalatan kasi mas mabango yung may kasamang balat kapag iginit. At ito na nga, magigisa na po tayo. Igigisa na natin yung ating bawang, sibuyas, at kamatis. At kapag malapit na malantay yung ating kamatis, pwede na nating ihalo ang ating sitaw at kalabasa. At dahil medyo lanta na yung ating kamatis, pwede na nating ihalo ang ating kalabasa at ang ating sitaw. So, halu-haluin lang natin iyan. Yan, gisa-gisa lang ng konti. At maya-maya ay ihahalo na rin natin yung ating mga alimasag na pinakuluan. Ayan, luto na ho yung ating alimasag at ihahalo ko na sa ating mga gulay. At pagkatapos nito ay pwede na nating ihalo ang ating gata. At dahil wala ho akong fresh na gata, yung bagong kudkod, gumamit na lang ako ng pouch na Coco Mama. So, dalawang pouch yung ating gagamitin diyan. So, isa lang muna ho ang aking ilalagay, then mag-add na lang ako ng isang cup na water or isang basong tubig para naman
sa pagpapalambot ng ating gulay. At ayan, nagdagdag na rin ako ng black pepper. At kung ano po yung gamit ninyong pampalasa, pwedeng-pwede nyo pong ihilagay. Naglagay din ako dito ng konting asin. Tapos, yung aking paboritong pampalasa, nilagay ko rin. At pagkatapos nyan, mag-a-add pa tayo ng konting patis para mas masarap yung ating ginataan. So, tinakipan ko muna para maluto naman yung ating mga gulay. Paluto na po yung ating mga gulay. Kaya naman, pwede na nating ihalo yung ating isang pouch na coconut milk or gata. Ayan. At pakukuluin lang natin yan. At pagkatapos nun, luto na ang ating masarap na ginataan. At dahil medyo natabangan ako, nagdagdag ako ng konting patis. So yan ay depende sa inyo kung anong gusto nyo sa timpla ng inyong lulutuin. Titikman nyo po. At ito na, luto na po yung ating gulay. Ready to serve na po. At siya nga po pala, bago po matapos ang videong ito, sa mga baguhan pa lang po dyan sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutang isubscribe kung naibigan niyo po ang videong ito. And maraming salamat po sa panonood. Bye po and God bless. Ingat po tayong lahat. So ayan, kakain na ho tayo dahil luto na ang ating ginataang gulay na may alimasag.